Umabot sa 300,000 pesos ang lugi ni Mark sa kanyang 3 hektaryang taniman ng sibuyas. Inatake kasi ng pesting harabas o armyworm ang kanyang pananim. Nueva Ecija ang pinakamalaking producer ng sibuyas sa bansa. Aabot sa 9,000 hectares ang taniman ng sibuyas dito. At higit 400 hectares naman ang apektado ng armyworm. Sobra na po yung kanila eh. Halos yun pong dahon ng sibuyas namin ni Alana eh. Ramdam sa Metro Manila ang epekto ng mga armyworm. Dahil ilang araw pa lang, tumaas na ang presyo ng mga sibuyas sa palengke. 10 hanggang sa 20 piso ang itinaas ng presyo kada kilo. Mapalokal man o imported galing India at China. Pumalo na sa 60 pesos per kilo mula sa dating 50 at 40 pesos. Dati 1 kilo binibili ko, ngayon kalahati na lang. Bibili na lang mama ko siguro mga 3 piraso na lang. Imbis na magluluto ako ng mamahaling gulay, kukontrolin ko lang, bibili lang ako ng sayote, medyo mura-mura ngayon. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay may kakulangan na sa supply. Almost 5% pang ng total area na natamnan ng sibuyas ang naapektan. Hindi ito sapat para maging basihan, para tayo ay umangkat ng sibuyas. Maging ang presyo ng asukal, tumaas rin. Kinumpirma ng Sugar Regulatory Administration na nasa 56 pesos na nga ang karaniwang bentahan ng puting asukal sa supermarket at palengke, mula sa dating 55 pesos kada kilo. Ang iba, umabot pa sa halos 60 pesos kada kilo. Nabawasan daw kasi ang produksyon dahil sa El Nino, kaya mag-aangkat na ng asukal sa mga susunod na buwan. Kung tutuusin, lagpas na sa suggested retail price na 50 pesos kada kilo ang bentahan ng refined sugar ngayon. Babala ng mga supermarket, baka tumaas din ang presyo ng ilang produkto gaya ng juices, soda at fruit drinks kapag nagpatuloy ang pagmahal ng asukal. If the price of sugar goes up, pretty likely na the price of sugared beverages, no, like soft drinks, no, malakas gumamit ng asukal yan, di ba? May go up. Pati mantika sa palengke, napansin ding tumataas ang presyo. Ang tinaas niya nagre-range sa 5 pesos hanggang 10 pesos. Per ito, 1.5. Tapos itong 1 litro, nasa 10 pesos ang itinaas niya. Nag-abiso na rin ang mga kumpanya ng langis sa 10 sentimong dagdag presyo sa gasolina at sa kerosene. Jackie Manabat, ABS-CBN News.